Magandang araw, minamahal ko mga kapatid, minamahal ko mga viewers. Ngayon po ay mag-aaral tayo ng isang uri ng halaman na pangkaraniwan na lang sa atin. Ang iba ay ginagawa lang itong boundary sa mga lupa. Ang tawag dito ay kakawate o sa ibang salita ay madrikakaw. Ang gamit kadalasan nito ay ginagamit pag malalaking puno na, panghaligi sa bahay, napakatibay na kahoy nito. Hindi halos kinakain basta-basta lang ng anay sa unting panahon. Pero sa ganung mga bagay, ito yung nagagamit pa rin para pinakamagandang boundary sa mga pag-ita ng lupa. Magandang pampuste. At yan ay talagang kahit sa ating kapanahunan ay ginagamit ito ng marami na may mga lupain. Pero sa kabila noon, minamahal ko mga kapatid, itong kakawate ay napakagandang gamot sa iba't ibang uri ng sakit. Napakagaling na gamitin pag kayo po'y mayroong mga yung tinatawag ng mga galis aso, yung mga magalis na maliliit na makakati. Talagang hindi ka patutulugin pag yun ay sumalga sa inyong balat, mga kapatid ko. Mapabata man, mapatanda man, mayroon pa mga sakit sa balat na yung namumuti-muti yung balat na makati-kati. Mayroon pong ganon. Mayroon namang problema na yung ang kate ay may kasama ng kaunting kirot o hapdi. Pero pag kinamot mo, wala naman. Yung maramdaman mo, may kaunting kate pero sa loob ay mahapdi na. Mga kapatid, ito pong kakawate ang magagamit nyo doon. Itong dahon ng kakawate. Ito ay dikdikin lang ninyo, kasama na yung tangkay na yan. Mga ganito, hindi alangan ang gulang, alangan ang mura. Yan, dikdikin lang po ninyo. Ugasan nyo lang mabuti muna kasi baka mayroong apoy-apoy. Alam nyo yung apoy-apoy, yung maliliit na pag nakalapat sa balat ay talagang sobrang init na masakit, mga kapatid. Linisin nyo lang mabuti bago nyo dikdikin. Baka mayroon ding higad o kaya yung tilas. Yung po'y makati, mga kapatid. Kaya ang gagawin nyo ay inyo pong didikdikin pag nahugasan ah. Tapos ay kakatasin. Yung katas niya ay siya yung ipampahid sa mga skin problem, sa mga makakating balat, mga kapatid. At yun ay talaga makakatulong ng malaki sa inyo pag mayroon po kayong ganong problema. At ito'y proven talaga. Talagang pag ginamit ninyo, kayo ang mabibiya ang maigi, mga kapatid. Pag kayo po ay pinahirap pumiga, sana po ninyong ipangkuskus nyo. Mga isang oras bago maligo. O kaya pag nakaligo na kayo, saka nyo gawin, wala namang problema. O kaya overnight dyan sa inyong balat. Mga kapatid, yun yung makakatulong ng malaki. Matingnan nyo lang ay maamos kasi kulay verde po talaga ang katas nito. Mga kapatid, at talagang pag ipinahid nyo, hindi po yung basta maalis, malibang hugasan na lang ninyo. Mga kapatid, ang isa pang kahangahanga nito, itong kahoy na ito, mga kapatid, mga ganito kahaba na kahoy ng kakawate. Maganda yung mas magulang pa dito eh. Mas malaki pa dito yung mga ganito man lang kalaki. Sa aking pulsuan. Akin yung pulsuan ay maliit din. Paggamit-gamit pa ng pulsuan ay maliit din naman. Ganito lang kalaki oh. Yan. Tapos kakayuri ninyo po. Aalisin nyo muna yung unang balat. Ayan oh. Yan parang kaliskis. Inaalis po yan. Yan. Matitira na po dyan yung kulay verde. Kasi po yung parang kaliskis na yan, cover lang po yan ng balat na green, na yan naman pong green, ang talagang pwede magamit na gamot. Ito pong parang kaliskis, wala po yan. Mga kapatid, hindi nyo magamit na gamot yan. Iwan ko may nakatuklas na ng baga nun. Pero ito po mga gaitong kaliskis, pag inalis nyo, ang kasunod na po yan ay yung kulay green na napakagaling ng gamot. Mga kapatid, oh, yan. Alisin nyo na po yan. Pagkatapos, inyo po siyang kakayurin ito. Kakayurin nyo po yan, oh. Yan, oh. Yan, kakayurin nyo po yan, oh. Yan. Kakayurin nyo po yan. Hanggang doon sa kahoy mismo. Pati yan puti na yan, kayurin nyo po yan. Hanggang sa dumating doon sa puti, kunin nyo po lahat yan. Oh. Yan, kayurin nyo po yan. Oh. Marami po kayong makukuha na ganito, mga kapatid.
kahit mas marami pa, kahit mga isang tasa o mahigit pa. Gagawin nyo, habang sariwa na ganito, didikdikin naman ninyo kasama ng luyang dilaw. Tandaan nyo mga kapatid ha, luyang dilaw. Kung walang luyang dilaw, edi kahit ganito na lang. Pero mas maganda kung mayroong kasamang luyang dilaw. Didikdikin nyo. Magkasama po yung dinidikdik mga kapatid. Kung walang luyang dilaw, dito lang dikdikin nyo ng ano, damihan nyo lang ito. Pero the best talaga may luyang dilaw. Tapos lutuin nyo po siya sa langis ng nyog. Hindi nyo gagataan po ito ha. Lulutuin nyo ito sa langis ng nyog. Ang gagawin nyo, yung langis na yung nyog ay lalangisin ninyo. Yung gataan ng nyog, lalangisin ninyo. Yung halos masunog-sunog yung latik. Ibig sabihin, lutong-luto talaga yung langis niya. Bago nyo po hanguin yung langis, lalagyan nyo muna ng ganong karaming asin. Kung mga isang buong niyog ang inyong nilangis, mga kapatid, lalagyan nyo ng mga palating kutsarita na asin. Pag bago nyo hanguin. Siguro din yung bago nyo hanguin, tunaw na yung asin, mga kapatid. At yun po ay doon nyo ngayon lulutuin yung kinain yung balat ng kakawate na dinikdik nyo kasama ng luyang dilaw. Yun naman po ang inyong gagawin, ay ilalagay nyo inyong ibang papayad sa mga galis, sa mga sugat, yung matinding galis, yung una, tawag ng marami bang kukaw, yung galis yung loob ay nagmamata-mata. Hindi basta nagaling, yung nalalim yon, mga kapatid. Pero hindi yun kanser, yun ang tawag na iba doon ay ibang kuka nga, mga kapatid. Kahit sa mga kurikong, yan, makakato, yan yung makakating mga problema eh, na may mga kagaw. Yun ang inyong ipapahid ngayon. Kahit sa mga sugat na hindi nagaling basta tapos lagi nadudumihan at hindi nagaling, ito po makakatulong ng malaki. Uras pong nilagyan nyo nito na niluto nyo sa langis, hindi na po matatapuan ng langaw ang inyong mga sugat, ang inyong mga galis, lang tayo yung mga bata na kalikutan ay hindi nalilinisan ng ayos sa hapon, tapos ay natutulog ng magdamag na marumi, nagkakaroon po ng mga sugat-sugat. Ito po yung makakatulong ng malaki, minamahal ko mga kapatid. Yan po yung gawin ninyo, minamahal ko mga kaibigan, minamahal ko mga kapatid. Kayo naman po pagpapalain, basta ginawa po ninyo ng buong sikap, makikita nyo po at mararanasan nyo ang pagpapala ng Panginoon. Pagpalain po kayo ng Panginoon.